Kung titingnan ang dagat at karagatan sa mapa, ay iisipin natin na isa itong napakalaking anyong tubig na hinati-hati lamang at binigyan ng pangalan dahil sa laki nito. 70% ng ating mundo ay katubigan, habang 30% lamang ang kalupaan. Kung susuriing mabuti, makikita natin ang pagkakaiba maging ang pagkakahati ng mga ito, tulad na lamang ng Atlantic Ocean at Pacific Ocean. Makikita natin sa videong ito na parang mayroong invisible na pader ang pumipigil sa dalawang karagatan upang maghalo ang tubig nila. Ngunit, papaano nga ba ito nangyari? Alam naman natin na walang pader ang namamagitan sa dalawang karagatan at ang tubig ay tubig. Pero bakit nga ba hindi ito naghahalo? Ayon sa mga eksperto, ang tubig sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean ay malaki ang pagkakaiba pagdating sa density, chemical makeup, salinity o level ng alat at iba pang aspeto. Unang mapapansin ay ang pagkakaiba ng kanilang kulay. Ang border sa pagitan ng dalawang anyong tubig na may magkaibang physical at biological characteristics ay tinatawag na ocean clines. Haloclines naman ang tawag kapag magkaiba ang level ng alat sa anyong tubig. At ito ang nangyayari kapag nagtatagpo ang Atlantic at Pacific Ocean. Ang tanyag na explorer na si Jack Gusto ang nakatuklas ng bagay na ito. Habang nagdadiving siya sa Strait of Gibraltar ay napansin niya na parang mayroong transparent film ang naghihiwalay sa tubig. Ang haloclines ay karaniwang makikita kapag ang isang anyong tubig ay mas maalat ng 5 beses kumpara sa iba. Kung naku-curious ka kung posible ba talaga ito ay pwede mo rin gawin sa inyong tahanan gamit ang tubig alat at fresh water. Upang mas makita na hindi talaga naghahalo ang tubig ay pwedeng gumamit ng food color. Ang pagkakaiba nga lang, ang tubig sa baso ay horizontal habang ang nasa karagatan naman ay pa-vertical. Ilan pa sa pagkakaiba ng Atlantic at Pacific Ocean ay ang density ng tubig. Ang isa sa kanila ay pababa habang ang isa naman ay pataas. Ang sinasabi ng mga eksperto ay dahil ito sa inertial forces na kung tawagin ay Coriolis effect. Kung ating natatandaan, ang mundo ay umiikot sa sarili nitong axis. At habang umiikot ito, ang hangin na nagmumula sa northern at southern hemisphere ay nahihirapang humalo sa hangin na nasa gitnang bahagi ng mundo o yung tinatawag nating Ecuador. Dito rin karaniwang namumuo ang bagyo, maging ang nangyayaring hindi paghahalo ng tubig sa dalawang karagatan. Dahil magkaiba ang direksyon ng kanilang mga alon. Ang isa pa sa importanteng pagkakaiba ng tubig sa Atlantic at Pacific Ocean ay ang kanilang molecules, connection at surface tensile strength. Dahil rito ay nahihirapan ding makatawid ang mga lamang dagat mula sa Atlantic patungong Pacific Ocean at vice versa. Dahil nahihirapan silang mag-adjust sa bagong environment. Maliban sa Atlantic at Pacific Ocean ay napakarami pang mga anyong tubig ang hindi naghahalo, tulad ng tubig mula sa dagat at sa ilog. Thermoclines naman ang tawag kapag magkaiba sila ng temperatura. Pero ang mas nakakamangha sa mga ito ay ang chemoclines. Ito yung mga anyong tubig na hindi naghahalo dahil sa microclimate at chemical makeup. Ang isang halimbawa dyan ay ang dagat ng sargaso, ang isa sa pinakamalaki at pinakakilalang chemocline. Ito ay dagat na nasasakop ng Atlantic Ocean. Wala itong shoreline at dito makikita ang mga brown sargassum seaweed at ang kalmadong kulay asul na dagat. Narito pang ilan sa mga hindi nagkahalo ng mga anyong tubig, ang North at Baltic Seas. Ito ay nagtatagpo malapit sa Danish city of Skagen. Hindi naghahalo ang tubig dito dahil sa magkaibang density at sa tuwing magtatama ang kanilang alon ay bubuo ito ng mga bula. Mediterranean Sea at Atlantic Ocean. Nagtatagpo naman ito sa Strait of Gibraltar dahil sa magkaibang density at salinity kaya hindi rin naghahalo ang tubig rito. Caribbean Sea at Atlantic Ocean. Makikita ang malaking pagkakaiba ng tubig sa lugar na ito, malapit sa Island of Bahamas, kung saan ang Caribbean Sea ay kulay turquoise, habang ang Atlantic Ocean naman ay dark blue. Marami mang mga bagay sa mundo ang hindi maipaliwanag. Sa tulong ng siyensya ay nabibigyan linaw ang mga ito sa pamamagitan ng masusing pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong mga video tulad nito.